So here, okay, you can see, we are talking about brakes. Okay, saan ba ginagamit yung brakes? Okay, it is for you to dissipate the energy and the momentum of a moving body. Okay, meron siyang transfer of energy from a body that is moving, making it motionless. Okay, wala namang bagay na makakapagpahinto sa isang equipment ng ganong kabilis. It does need some time for it to dissipate and absorb the energy. Okay, ang brakes, ginagamit yan para pahintuin ang isang bagay. Okay, ang isang rolling body, sliding body, moving body. But, on the laws of physics, there is no such thing that can quickly stop a movable force or a moving force. Okay? And on the laws of thermodynamics, if there is an energy that is dissipated, there is also an energy gain. Pagdating ng brakes, you apply force equal to the force na pahihintuin mo. Okay? But that does not necessarily stop it. Okay? Nakadepende saan? Number one, nakadepende yan sa friction of the material that will come in contact with a rolling body in motion or a body that is in motion. And, ano ba yung energy na nagigain? Okay, what type of energy? Your brakes, okay, dissipates the energy of a moving body. Again, that is correct. And after dissipating that energy na na-dissipate will turn out to be heat energy. When there is friction, there is heat. The main purpose of your brake is to apply friction on a moving body to stop it. Okay? Now, commonly, hindi magkatulad yung material. Metal to metal, ang nangyayari, dumudulas lang. Okay? How about metal to rubber? Dapat yung gagamitin mong abrasive or yung gagamitin mong friction material will encompass the friction of the thing that moves in order for you to stop it. Okay? So, I have here yung simplified types of brakes. Marami tayo dyan. Meron tayong band brake, meron tayong block brake, okay? Yan, meron tayong differential brake. Ba't tinawag na differential? Okay? Merong brake shoe. Okay? Merong caliper na brake. Ang tawag doon. Diba? Kung may mga sasakyan kayo. Okay. Tingnan natin ha. O ito. During the old times, ang ginagamit nila band brake. Nakita nyo sa ating laboratory. On your laboratory, you are given the prony brake or the pony brake. Okay? A belt type of brake. Okay, having one side to be the slack side and the other the tight side where you are doing the actuation. Ang tawag dyan, the actuation, yung paghigpit niya. Okay? And nakadepende, again, dun sa belt nyo at what type of belt ang gagamitin nyo sa effectiveness of the prony brake. So you are measuring two sides, the slack side and then the tight side. Minimeasure nyo yung load sa kanilang dalawa, which is hindi parehas. Okay? Pagka parehas, yung load ng dalawa, ano mangyari? May stop na nila. At saka hindi na mag-move pa yung shafting na nakadikit doon sa prony brake. Okay. The actuating force is always the what? Yung slack side. Pwedeng ganon. Nandun. Lumuya-appear yung force na i-actuate mo or i-apply mo force. Okay. Pero sometime, nagagasta yung brakes. Okay? Sir, mura lang ba magpalit ng brakes? Depende sa type ng brake. Depende yan. Okay? Mas maraming components, mas mahirap palitan. O, during this time, ano ba yung mga ginagamit natin na brand sa ating mga sakyan? Ano ba yung kilala? Diba, yung mga KYP, meron pang Bendix, okay? Abrasive materials ang ginagamit nila. Commonly, high performance materials, ceramic. Ano bang common
characteristics ng ano ng ceramic. 'Di ba? Habang siya ay nag-aabsorb ng heat, lalo siyang tumitigas. Okay? Yung ano, yung rubber, pag ginamit mo ang rubber na brake, ano nangyayari sa mga bikes nyo? Nagagasta yung rubber at habang umiinit, natutunaw, lumalambot. Okay? Oh, ang tires nyo, bakit rubber ang ginamit na tires? Kasi nga, yung tires nyo, it is for rolling contact and syempre, pag kumapit yung brake, kakapit din siya dun sa asfalto. Yun yung purpose ng inyong rubber tires. Dalawa. Okay? To transfer motion dun sa ating surface and then to transfer braking power dun sa ating surface. Okay? So, ang band brake, you are using a belt. Ito naman, yung kanyang brake shoe. Ibig sabihin, yung brake shoe mo, nakakapit lang yan dun sa iyong rotating material. Bakit shoe? Parang sapatos. Okay? Sapatos. Okay? Papasok siya dun sa groove nung inyong shafting para ihinto mo siya. The next one. Okay? Yung differential. Bakit differential? From the word itself, differential. Ibig sabihin, magkaiba yung actuation mo. Okay? Kapag nag-actuate ka dito, meron siyang certain force na i-apply between the two. At yung pivot mo, nasa gitna ng dalawa. Unlike your band brake, yung pivot mo, okay? Yung mismong pivot mo, nandun sa iisang dulo. Okay? At tingnan nyo yung pivot niya. Ito yung pivot, oh. Yung pin pivot mo. Yung pivot na yan, nandyan yung, ano, yung F1, that is the slack, tight side. Slack side yung F2. Pag hinila mo yung slack side, ihigpit yan. Ihigpit lalo yung tight. Okay? You press this actuation force, ihilahin niya si F1, and then si F2, ihila rin yan. Para mapahinto niya yung rotating body dito. Tandaan nyo, kapag band brake, simple band brake, nasa end. Okay? Kapag differential, between them, yung pivot. Okay? Between them. Oh, block brakes. Block brakes, ayan, meron ka lang blocker rito. Ito yung block na tinatawag natin. Nagagasta yan. Kaya habang nagagasta siya, sumusunod yung pagkaagasta niya dun sa hugis ng rotating body. Okay, so I simplified all the forces. To, yung drum brake naman, yan yung ginagamit sa kotse nyo. Okay, itong hydraulic cylinder, pag tinapakan mo yung pedal, nandito yung pedal, ayan, ito yung pedal ng brake. Meron itong master cylinder, MC. Okay? Ipe-press niyan. Yung master cylinder nakakonekta dito sa hydraulic wheel cylinder. Kung saan, pag prenes mo ito, equal force, itatransmit hydraulically, and then ihigpit ito. Ang higpit niyan, papunta rito. Okay? Ito, anong purpose ng return spring? On the word itself, to return. Kasi, kapag na-compress yan, okay, maglalak yan. Okay? Pag naglak yung brake na yun, walang tendency na bumalik siya sa initial position. That's why you have a retaining spring or return spring. Okay? Habang umiinit yan, kinakain ng metal. Kaya nagka-groove yung inyong mga rotors tsaka yung inyong drums. Okay? So, ito lang yung nagagasta, yung abrasives. Kapag yan umabot na dito sa inyong plate, okay, brake shoe plate, gastado na yan. Tunog metal na. Metal sa metal. Okay? Yan yung tinatawag na brake lining or the brake abrasive. Oh, alam na ha? So, I simplified, parehas lang sila ng belts. Kasi ang belts, para siyang band brake, may tight side and slack side. And it depends, yung contact niya, it depends on the coefficient of friction. Okay? On a simple band brake, meron ka pa rin tension ratio. Hindi na belt tension ratio yan, ha? Tension ratio na lang tinatawag. So F1 is still the tight side, F2 is the slack side. You don't have to
memorize anything. Now, para makuha mo yung break torque, tulip, the net effective force, multiply mo sa radius of contact. Okay? Now, in order for you to get the actuating force, okay, that is equal to A F2 divided by L. Yung length ng lever, tapos yung position niya dito. Okay? Sinimplify na yan, yung actuating force. And then, sir, yan ba yung gagamitin namin para makuha yung torque? Hindi. Doon pa rin nakabase yun sa tight side and slack side. Okay. For maximum unit pressure, that is F1 divided by W. Ano ba yung W? Width of the band. Okay? Yung width. Siyempre, meron ka ring thickness dyan. For the stress on the band, yun pa rin, WT or BT. Width and thickness. Yes? For differential naman, yung sinasabi ko, pag differential, nasa gitna yung pivot. Okay? Yung pivot pin. Pag inikot mo yan, iikot. Ito, hahatak, tataas lang siya, hahatak tong F1. Babaliktad na. Tingnan natin, ha? Pag inisip mo, inimagine mo, pag humatak si FA, yung actuation force, the force na i-apply mo, FA, makita mo na ang ahatak kagad dyan is F1. Yung F2, ahatak din yan. Pero hindi ganun ka laki. So dito sa band break, tandaan nyo, pag band break, ang tight side laging nasa likod. Isa pa yan. Sa differential, ang tight side nasa harap, malapit sa actuation force. Okay? Tandaan nyo yan. So, if clockwise yung rotation, okay, FA is equal to F2 times A, okay, yan yung distance niya, from the pivot, okay, minus F1 minus B, dun sa pivot, in layo niya, divided by the length nung pivot to the actuation. Okay? Lever arm or the length of the actuation from the pivot. Now, kapag clockwise naman, baliktarin nyo lang. Yung ano, sir? Yung forces as is yung A and B. Okay? Gets ba? For block brakes, braking torque is F. Direkta na yan. Wala ka ng tight side and slack side. And then FR, radial force. Okay, binibigay yan. And then H is the effective moment arm of friction. Oh, ito, effective moment arm. H yung distance. Okay? Oh. Tignan nyo, pag nasa taas, pag nasa baba naman, i-consider nyo pa rin yung layo niya dun sa pin or pivot. Yan yung kanyang effective moment arm. Okay? Ano yan? Torque is coefficient of friction, FR times H, or the height ng pivot. Pag nasa taas, malaki. Pag nasa baba, maliit. Okay. For large angle contact, okay, malaki. Ito, beyond 60 degrees. Ito gagamitin natin, yung torque. P max WR, okay, W axial width of the block. Ito, yung width niya nandito. Axial width, ayan. And then the radius, P max is the maximum normal pressure between drum and shoe. Bibigay din yan sa problem. Now, for the brake shoe, ito hindi ito gaanong binibigay. Okay? Looks pam to. Pag-exam. Pero, mas magandang alam mo na rin. Okay? So, let us answer a couple of problems. Now, for this one, determine the force with which the brake shoe of a diesel electric train must be pressed against the wheel to absorb. Okay, may energy ka. For number one, energy, 2,200, 220,000 feet pound of energy in 18 seconds time.
If the mean velocity of the wheel relative to the brake shoe is 40 feet per second, and the coefficient of friction is 0.3. Okay, sir, for number one, yung power natin for brake shoe, torque and over factor. Tama? Tama ba? T and over factor. Sir, meron ba akong torque? Wala. Wala ako dyan. Mayroong inahanap niya dyan? Force. Di ba? Eh, yung power natin, meron ba tayo? Power is energy over time. PET. Di ba? So, E over T equal to, yung torque ang problema natin. Okay? Torque and factor. May torque ba ako dyan? Wala po. May N ba ako? Tinga, may N ba ako dyan? Ay, wala. Wala pala akong N. Saan ko kunin yung N? Sige, saan ko kunin yung N? Oh, balik tayo dito. Brake shoe ang binigay. Ay, brake shoe. Wala naman akong brake shoe dito, sir. Eh. Oh, patay tayo dyan. Paano mo na i-solve ngayon niya? Sige, paano mo i-solve? Wala akong binigay, ha? Sige, paano? Actually, madali lang yan. Torque is force times radius lang. Okay? Solve muna natin si torque. Ayaw nga pala, ang problema ko, wala akong N. Okay, saan ko kunin si N? Isip, isip, isip. Where? Yes, there is. Correct. Okay? Diba, this is equal naman sa power F net V. Ang inahanap dyan, no? F net V, oh. Determine the force with which the brake shoe of a diesel train must be pressed. Try muna natin, okay? Walang factor dito. Dapat to naka para ito naka pound, ito naka feet per minute. Kasi di-divide mo ng factor na 33,000. Feet pound per minute HP. Correct? Okay. So power, dapat 'to naka HP. So you have 220,000 feet pound every 18 seconds. Okay. Equal to F net. Ano F net? F net. Okay, F net. Tapos V. V is 40 feet per second. May makukuha tayong pounds. Okay? So F net is 220,000 divided by 40 times 18. Cancel, 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 cancel. Pounds ang lumabas. What will be the answer? Mag-unit analysis ka dyan para hindi ka nahihirapan. Ngayon, pag hindi talaga lumabas yung sagot choices, there is a need for you to revisit yung mga formula. D05 ba? Oh, bakit mali? Tingnan, bakit mali? Because you did not use yung 0.3. Diba? Ano yung ginamit yung coefficient of friction? Diba?
You never use the coefficient of friction. Oh. Hindi nyo iniisip yung ginagawa nyo. Di ba ang torque is F net and F? Kapag hindi alam ang sagot, okay, huwag kayong mag-alala. Yung given, gamitin nyo lang yun. Okay? So this is 0.3. Okay. The answer is 1018.518. Oh. Okay, kala nyo mahirap yung tanong. Actually, hindi. Okay, kumari, nagamit ko na itong dalawa. Nagamit ko na rin to. Hindi ko pa nagagamit yung nag-iisa. Okay, i-divide nyo. Okay, or i-multiply nyo. Okay? It does not necessarily follow the rule in solving. All you have to do is to use your discarte. Parang board exam. Okay? So for number two, a simple band brake has 80 cm drum with coefficient of friction of 0.28 and arc of contact of 250 degrees. The drum sustains a load of 820 kilograms, okay, and at 280 rpm, determine the power absorbed by the band. Okay, power absorbed by the band. Balikan niyo ulit. Band brake. Simple lang ang sinabi dyan. Okay. May torque ka ba dyan? Torque? Wala. O. Oh. Saan mo kukunin ngayon yung mga formula niyan? Okay. Naidagdag ko ba dito yung formula? Analyze muna natin. So, simple band brake. 80 cm drum. Okay, yung diameter ka. Lista natin, number 2. 80 cm, diameter ng drum. Tapos, meron kang coefficient of friction. Arc of contact, theta, is 250 degrees. And then, meron kang load. Load mo is FA. 820 kilograms. Tapos yung N, to 80 rpm. Okay, may band brake ka daw dyan. Drawing mo. Okay? So, nandito yan. Baguhin natin yung kulay. Kulay yung pwede. Ito, blue. Dito yung FA mo, actuation, FA. Tapos, dito yung contact. Ayan, nandyan. Okay na. So, meron kang load nito. Okay. Ano nga hanapin mo dyan? Yung power. Okay. So, pwede natin kunin mo yung velocity. Pi dn. So, pi, diameter is 80 cm. Gawin ko ng meter para meter per second. 80 divided by 100 meter. Yung N is 280 divided by 60 per second to, ah. Okay. So calculate. So 80 pi divided by 100 times 280 over 60.
So, ilan yan? 56 over 15 pi. Meter every second. Meron na ang velocity. F net na lang. Okay? Ano yung force ko dito? Pwede kang kumuha dito. F1 over F2 is equal to E F theta. Meron akong FA. Okay. FA, makukuha ko ba si F2? L? Hindi. Wala naman ako binigay na length eh. O, saan mo kukunin si FA? Tingin ko kahit hindi mo nagamitin si FA. Ito na lang. Ano ba yung na-derive ko kanina? F1 is equal to hindi, F net pala. F net is equal to F1 minus F2. Tama? Tapos, dito madi-derive ko si F1 eh. Going back with the discussion nyo kanina, you can still remember, F1 is equal to F net divided by 1 minus 1 over E F theta. Ito yung na-derive ko formula kanina. Pwede natin itong gamitin. Okay, para ma-solve natin yung F net. So, F net is equal to F1, 1 minus 1 over E F theta. Okay, recall nyo yan. So, F net or F1 is equal ba siya sa FA? Paano may ibinigay dito eh? The drum sustains a load 80 cm. Wala, hindi natin makakukuha to. Talagang i-assume mo dito na yung load mo is 820 kilograms. Okay? So, no way to solve yung FA niya. Wala siyang binigay na distance from the lever arm. Tama nga ako. Wala siyang binigay. So, i-assume natin yung F1 is equal to FA. Okay? If all else fails. So, 820 kilograms yan. Multiply mo ng 9.81 Newton meter second squared kilogram. Para maging Newton. Diba? So, kilogram second squared meter squared, di-divide mo na lang yan. Newton na agad, okay? Ay, Newton na to. Cancel ko na to. And then multiply ko ng 1 minus 1 over E. Yung F natin, 0.28. And then, 250. 250 pi. Divide by 180. Let us calculate. Newton lalabas dito ha. 820 times 9.81. Multiply to 1 minus 1 E
0.28 times 250 pi divided by 180. So the force is 5673.4156 newtons. Okay, meron na tayong force. Yung power na tayo, ha? So I have to. Ilang kilowatts kaya yan? So yung power is F net times velocity. So 5673.4156 newtons multiply to 56 over 15 pi. Meter every second. Diba a newton meter every second is 1 joule every second. Yan yun, ha? Times 1,000 joule over second. Ayan, di pala, times. 1 kilowatt divided by 1,000. Hindi maka-cancel eh. Ayan. Ito, insert, draw. Ayan. 1 newton meter every second divided by 1 joule every second. Ayan. Joule every second. Ayan, tataas yan. So, power will be calculate. Multiply ko na lang ito ng 56 pi divided by 15 times 1,000. The answer is 66.54 4 kilowatts. Yeah. That is for number 2. Okay? So for number 3, last problem. Hindi talaga nasusunod tong ano, 93.9 94.3. So wala naman dito, yo. Determine the power absorbed by the band. Wala siyang A, 'di ba? A band brake is used to fasten a 900 mm drum with tight side 4 times the slack side. Ang given dito, yung F1 is 4 times of the F2. Ayan. The torque transmitted, binigyan ka na agad ng torque, 3,000 newton meter. And a steel band with maximum tensile stress, okay, is T, 70 newton per mm squared. 3 inch thick. 3 mm. What should be the width? Okay? Ano daw yung width niya? Sir, meron ba tayong formula dyan for simple band break? Yes. Ano, stress on the band. Okay? May iba pa bang binigay? Okay. Hanapin mo ngayon yung coefficient of friction. Tama ba? Kahit hindi na siguro. Yung F1 na lang ang hanapin mo. Okay. So, write natin dito. So, number 3, diba, F1 is equal to 4 times daw ni F2. So, ibig sabihin, F1 divided by F2 equal to E F theta. Meron akong torque.
Yun, okay na. Given yung torque na 3,000 Newton meter. Di ba ang torque is F1 minus F2 times R or D over 2? Diameter ng drum divided by 2. So, makuha ko kaagad si force. F1 na lang ako. Ibig sabihin, F2 is equal to F1 divided by 4. Nakuha nyo pa ba? So, 3,000 Newton meter equal to F1 minus F1 over 4. Okay? Yung diameter, tignan nyo, that is 900 mm. Okay. 900 divided by 1,000. O di, 900 divided by 1,000. Bakit? Para maging meter. Okay? Divide mo din ng 2. O, meter na yan. So, hanapin natin si F1. Factor out F1. F1. 1 minus 1 over 4. Okay, 900 divided by 2,000 meter. 3,000 Newton meter. Ang lalabas dito, Newton. So, F1 is equal to 3,000 Newtons. 1 minus 0.25. 9,000. Ah, 900. Not 9,000, ha, rather. So, 2,000. Cancel yung meter eh. So, F1 is equal to 0.75 times 900, 2,000. The answer is 8888 point Newtons. Okay, F1 na yan. Anong inaanap? Yung kanyang width in mm. Okay, basic yan. So, stress is equal to force 1 over WT. Inaanap natin si width. Therefore, reform mo na, W is equal to F1 divided by S, T, and T. W, F1 natin, 8-8. Newtons. Ano yung stress na binigay dyan? 70 MPa. Thickness is 3 mm. So what will be the answer? So width is, divide na lang natin ang 70 times 3. Ayan, 42.33. Basic. Okay? That is for the three problems. I'll add more after this meeting. Okay?